A father isn't defined only by last names or by blood. It is defined by commitment and by love. Happy Father's Day to all the dads out there, most especially to my dad. Maraming maraming salamat sa inyo at ako si Boss Carl. This is our Father's Day special. Wala namang perpektong tatay, pero panigurado ako ang pagmamahal nila ay sobrang 100% tunay. Meron tayong iba-ibang kwento, merong masaya, merong malungkot, merong dinidisiplina ka. Pero at the end of the day, ang naiisip lang nila ay mahal na mahal ka nila. Ngayon, naghanap ako ng kakaibang kwento ng isang ama. Kasama ko ngayon si JR. At isa siya sa mga trusted car wash boys na humihimas ng sasakyan ko. Side note, baka gusto niyo magpahimas kay JR, andito lang siya sa EvoShine, dito sa iba-ibang branches nila. Anyways, JR, welcome brother, and happy Father's Day. Thank you, maraming maraming salamat, boss. Iyan. Happy Independence Day na din. Ay, hindi. Joke lang. Anyways, brother, konting kwentuhan lang tayo. Paano ka ba napunta dito, unang-una, sa EvoShine as a car wash crew? As a detailer, car wash crew. Yes. Kung paano ko nagsimula, paano ko napadpad dito. Oo. Sa lugar ng Bagumbong. Correct. Ako talaga ay Leyte Muntiga, may gawayan. Meron akong isang kaibigan na engineer. Friend ko siya, customer ko rin sa car wash. At inoperan niya ako na baka gusto ko mag-apply sa isang car wash na kanya itinatayo. At ang sabi naman niya sa akin is, pag nag-apply ka ron, ibigay mo yung tiwala mo sa kanila, mapagkakatiwalaan naman silang tao. Hindi ako nagkamali na nung nag-apply ako dito, naalala ko mga since 2017. Nung nag-apply ako, tinanong nila sa akin kung anong kaya kong gawin about sa car wash, eh binigay ko naman sa kanila yung best ko pagdating sa paglilinis ng sasakyan. Okay. Base doon sa aking karanasan, siguro tansya ko mga nasa 18 to 19 years na ako naglilinis ng sasakyan. Ako is undergraduate sa pag-aaral. Pero pagdating naman sa diskarte sa buhay, pati na rin doon sa paglilinis ng sasakyan, kung kayo isusubok na magpalinis ng sasakyan, eh testingin nyo lang sa amin. Bibigay naman namin yung gusto nyo. Okay. So, ito pre, maiba lang ah. Kasi, ewan ko kung ano ah. Pero, galing ka rehab, tol. Tama? Ako hindi ako napasok ng rehab. Pero inamin ko naman, hindi naman sa tinatanggi ko. Inopen ko rin naman sa mga ibang tao na dati akong user. Ng illegal na droga sa makatawid. Mamaya pagtapos nito, meron akong last drug test. Okay. So, yun yung gusto kong tanong ng konti kasi pare hindi lahat ng gusto magbago, nagbabago eh, 'di ba? Pagka talaga sa isang pamilya, tatay yung gumamit, sira, 'di ba? So, ano yung mga bigyan mo naman ng konting ano, tol? Bigyan mo ng konting payo, yung mga tatay na gusto magbago? Ang masasabi ko lang sa mga tatay na hanggang ngayon eh hindi pa rin naglulubay sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, eh isipin nyo na lang yung kinabukasan ng mga anak nyo at tsaka syempre yung buhay na tinatahak nyo is masisira. Ako, mula nung natuto akong gumamit hanggang sa araw-araw mong ginagamit, hindi mo iniisip yung resulta na nasisira na pala yung buhay mo. Kaya kung ako tatanungin nyo, ang may papayo ko lang sa inyo, tigilan nyo na hanggat maaga pa. Okay, so narinig nyo naman yung konting storya ni JR. And sa totoo lang, pare pag ang isang tao nagbago, pinilit niya, yun na talaga yun. Ginusto, talagang magbabago.
Kaya sa totoo lang, sa ilang taon na nang hinihimas ni JR yung mga auto namin at walang palya na talagang 100% ang binibigay niya, eh nag-isip naman kami ng konting sorpresa. Pagkatapos, akala niya, shoot lang kami ng pangsasakyan, paano magtayo ng detailing, pero marami palang kasunod to. Panoorin nyo to. What is up guys? Ako nga pala si Boss Carl at nandito tayo ngayon sa Evo Shine at kasama ko si JR. Papakita na namin sa inyo, ngayong araw, eh mamimili tayo at mag-iikot ng mga kagamitan ng car wash para alam nyo kung ano yung mga basic at simple na gamit and equipments para sa sisimulan yung car wash. Ano? Tara na! Go! Let's go! Tayo ngayon sa GQ Barbershop dahil ito na ang totoong naman ng ating vlog. JR, hindi ka man tataka tol. Car wash pinag-usapan natin kanina pero ngayon tayo sa barbershop. Ha? Medyo. Ha? Nakakaulol? Medyo. Ang gagawin kasi natin ngayon, araw mo ngayon pare. Yes. Happy Father's Day. Thank you. At may regalo sa'yo, ang GQ Barbershop, nandito si Ma'am Bambi. Ma'am Bambi, ano bang gagawin natin kay JR ngayon? Okay. Tayong hair spa para sa hair and scalp treatment tayo. Sir, then mayroon din po kaming facial para po sa pang-refresh din kay sir. Oh. Father's Day po today. It's time for you to relax. Thank you kay Ma'am Bambi and for the whole GQ family. Thank you po sa regalo niyo kay JR. Parang din lang ang baka to lang. Okay, tara. Thank you, pa. So, JR, syempre, sinabihan ka ng boss mo na magsushoot tayo. Anong mga pakiramdam ng mga panahon na yon? Medyo kabado talaga ako. Pero hindi ko inakala. Yung akala ko na pupuntahan namin is about doon sa paglilinis sa sasakyan, bibili ng mga gamit, ganun-ganyan, etc. Is ako ay nabigla. Dinala niya ako sa isang pinakamagaling na barbershop. GQ? GQ Barbershop. Okay, punta tayo sa, ano, pagdating natin ng mall, di ba, sabi ko sa'yo, pare, doon na tayo mamimili para yes. Walang, ano, init. Mm. Kasi parehas lang naman yung gamit, di ba? Ang difference lang is yung presyo. Presyo. So, pagdating natin sa mall, may nakatunog ka na ba? Hindi pa? Hindi pa rin ako nakatunog kung saan talaga kami pupunta dahil ang expected ko nga kasi, doon pa rin sa napag-usapan. Okay, so from there, pumunta kami ng, actually, ano na to eh, sa mall kami, nagulat ako, nakalimutan ko, pagpasok pala galing parking, nandun na yung shop ng pangapang-auto. Sabi ko, patay ah, paglagpas namin dito, mahahalata na to. Hmm. Pero anyways, tuloy kami, hindi ko na lang siya pinansin, dire-diretso na lang ako kunyari. Ngayon, pagdating namin sa GQ Barbershop, ano na na-feel mo? Medyo na-press kohan at medyo na-repress din naman yung aking ulo at ang aking mukha for the first time dahil yan kay Boss Carl. Yan. So, anong ginawa natin? Full makeover? Yes. Sa buhok? Buhok. Ayos ba? May bagong kulay pa yan, pare. Tapos, ni-repress yung mukha mo. Ang haba nun eh, no? Daming pinahid sa mukha. Kala ko nga, hiatid na ako. First time mo ba yan? First time? First time. Second time. Ah, second time. Okay. So, second time na-refresh ang iyong mukha. Kamusta naman pakiramdam? Okay naman. Medyo maganda. Na-relax ka naman. Na-relax ka. Tapos may masahe pa, no? Yes. Medyo may konting pahimagas na masahe. Nakilala ka pa rin ba ng asawa mo? Konti. Medyo, alam mo na. So, yan. Oh, after nun, pare.
Ano na feel mo? Pagkatapos doon sa GQ, kala mo yun na? Kala ko yun na talaga. Pupunta na kami din sa bilihan ng mga gamit doon sa car wash, mga alam nyo na kung ano yung ginagamit sa paglilinis. Expected ko talaga, doon kami pupunta. Paano, masaya ka na ba? Panalo. Panalo? Panalo sa servisyo. Ano, uwi na tayo? Pwede. Depende. Pwede. Pero hindi pa ako tapos eh. Ha? Kusan tayo pupunta? Naisusunod pa ako sa'yo, paari. Alam mga malupit yung himas mo sa kotse. Siyempre, dahil malupit din himas ko sa'yo. Diba? Nang tema, ano, parang hindi ka masaya to. Masayang-masaya. Salamat, Boss Yo? Carl. Nako. Yan. Parang dinilaan talaga ng baka yung buhok mo eh, no? Kakahiyang hawakan. Tara, sunod na tayo. Ready ka na ba? Yes, boss. Ready ka na? Yes, boss. Okay. Dito tayo ngayon sa Spider, pare. Siyempre, nagmo-motor guy. Yes. Kailangan matindi ang gamit natin ngayon. Pare, siguradong protektado ang pagmumotor mo. Kasi, apat na lang kayo humihimas ng auto ko. Baka wag naman sana mo, walang pa ng isa. Di ba? Tingatan natin. May regalo daw sa'yo ang Spider. Hi, Sir JR. Hi, si ma'am. What's your Melody name? Melody po. Melody. Melody. Yes. Oh, Melody. Parang magandang Melody sa aking mga tenga. Yan, JR, bahala na si Ma'am Melody sa'yo. May regalo daw ang Spider na matindi, tol. Alagaan niyo yan, ha. Apat lang silang mimas ng auto ko. Go! Sige po. Father's Day from Spider Sir JR po. Maraming salamat thank you, po. Thank you, thank you, Spider. Kayo, thank sir. You po, salamat po. Maraming salamat sa Spider at kay Ma'am Melody. Thank you. Happy Father's Day, pare. Thank you. Sana masayang-masaya kang araw na to. At maraming salamat sa binibigay mo sa maayos na servisyo sa araw. Ano, kain na tayo. Hindi ka ba nagugutom? Medyo gutom na nga. Medyo gutom na. Tara! Kain tayo. So pagkatapos doon, siyempre, alam ko kasi nagmo-motor ka, nakita ko yung helmet mo at natunugan ko. Eh, medyo luma na. Oh, naisip ko talaga, ibili ka ng bago. Eh, Father's Day na din lang. At tinawagan ko si Spider, sabi naman nila, regalo para sa tatay, walang problema. Bibigyan pa natin siya ng isang buong set kung anong kailangan niya. So, namili ka ng helmet. Guantes, gloves. Gloves. Shades. Shades. Tsaka jersey. Jersey. Yung helmet mo ngayon, kamusta? Galing sa dati mong helmet? Medyo yung sa dati kong helmet at sa nasuot kong helmet ngayon is napaka the best. Suabe pag nagmamaneho ka. Suabe, no? Iba yung pakiramdam pagka alam mong safe yung helmet mo eh, no? Buo yung dibdib mo. Pero, tapos yung guantes. Hindi ko pa siya natin. Hindi ko pa nagagamit. Pero ano yan, yung guantes kasi pare, safe na safe yan, lalo na pag nagra-ride. Yung mga tama ng bato. Yan. Tapos yung shades, kamo sa yung shades? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Magsasabay yung mukha ka ng 007 nun. Eh yung jersey? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Ako, isang mukhang isang ride na matindi yan ha. Panglahatan. Eh. Panglahatan. Kamusta naman? Ano bang, anong na-feel mo nung nandun tayo sa tindahan ng Spider? Ang na-feel ko is, hindi nyo makikita sa mukha ko yung saya ko nasa puso. Isinama niya ako is, ito pala si Boss Carl, isa palang mabuting tao to. Kunyari lang yun, tol. Kunyari lang. Hindi talaga ako mabuti. Okay, so galing tayong Spider. Ano akala mo? Yun na? Akala ko yun na talaga eh. Nasurpresa pa rin ako sa isa. Si Bogchi na kami nun eh. Kasi kahit ako, gutom na nun. Tapos, diretso kami, hanap sabi ko, kain muna tayo.
nagtaka naman ng JR, nakita ko kaagad eh. Kasi nakatingin na siya sa kainan sa gilid eh. Bakit ka ako parang nabasa ko yung utak niya eh. Bakit naman lalayo pa tayo, nandiyan na yung mga kainan na. Eh, little does he know, may huli pa kaming sorpresa para sa kanya. Yan, dito tayo ngayon kakain. Siyempre, nandito na ang mga boss mo, sila Jaisel, Tol, tas siyempre, para makapagtanghalian tayo ng masaya-saya. Okay? Tinatawag ko na sila eh, para the best. Sama natin mananghalian. Okay lang mo. Let's go. Yow. Happy Father's Day, pare. Siyempre, hindi makawala ang iyong may bahay at ang iyong anak. Ayan, mag-enjoy na kayo. Anong masasabi mo naman? Maraming salamat kay Boss Carl at siyempre sa Efficient Auto Detailing at sa mga gaganapin natin mga pangyayari pa. And sa may bahay mo? Na-surprise ako. Na-surprise ka? Ano naman masasabi na yung madam may bahay sa kanyang asawa? Happy Father's Day, Tay. Ikaw? Tatanong yung anak? Happy Father's Day, Tay. I love you. Enjoy kayo. Happy Father's Day. Tatay, Happy Father's Day po. Salamat po sa lahat ng pagmamahal, sa mga suporta po, ibigay niyo po sa akin, nanay, mahal po at yung Father's Day. Bye-bye. Pagdating namin doon sa kainan, hindi ko inakala na yung aking kasama sa buhay, kalibin, partner, at isa pa, yung pinaka-bonus, yung isang tao na hindi ko siya tunay na anak, pero itinuring niya akong tunay na ama. So JR, nabanggit mo nga, di ba, na hindi mo tunay na anak, pero tinuring kanyang tunay na ama. Para yung isang bata or isang tao, iituring kang tatay o ama. Ibig sabihin, meron siyang naramdaman o nakita dun sa tao na yon para magawa o masabi niya yon. Kasi hindi simple. Maraming may dugo, pero hindi nila maturing na tatay. Meron din naman yung hindi magkadugo, pero sobrang grabe yung bonding or connection nila as mag-ama. So, ito na yon. And isa pa, nakita ko na LGBTQ community member ang iyong kinakasama. Paano nagsimula yan? Nagsimula to nung yung kaibigan ko is kasama niya naglalaro sa volleyball. Okay. Classmate ko yung kaibigan niya. Doon kami nagkakilala. Eh, nung that time naman na yun is katatapos lang or kabibreak lang namin nung totoong babae na napamahal na rin sa akin. Yung panahon na yun is, kumbaga parang gusto mong mag-move on pero wala kang makitang tao na para damayan ka. Pare, mala John Lloyd palang usapan dito sa storya nyo ha. Parang she had me at my best, you had me at my worst kind of love. Okay, so paano napunta sa litrato ng pagiging mag-jowa nyo, yung anak mo? Ano kasi yan eh, kapitbahay namin, natutuwa siya na yung bata is
pagka tinatawag mo, sasama sa'yo. Pag umuwi ako ng bahay, lagi niya sa akin dinadala yung bata na sabi niya sa akin, patingnan mo si Andre, ang pogi. Nung hinawakan ko yung bata, nung sumama sa akin, lagi siya nakatingin sa akin mukha. Tapos, pagka tinatawag ko yung pangalan niya, nung ningiti naman siya sa akin. Nang napunta siya sa amin is mga 5 months, pero ngayon is 9 years old na siya. Mabait naman yung bata, medyo konting pasaway, pero may sukli. Isa siyang matalinong bata. So JR, napansin ko kasi last time na yun na nga, LGBT ang iyong partner. And this is an honest question. Gusto ko talagang malaman. Kadalasan kasi ang general connotation is kapag ka ang partner mo is part of the LGBT community, pera-pera ang usapan. E nakuwento sa akin ng partner mo, pare, ikaw ang nag-aabot. Ano yung mga masasabi mo sa ganun ang pag-iisip? Base doon sa naiisip nila pagka nagka or pumatol ka sa isang LGBTQ+ member is kailangan pera, kailangan materialistic, kailangan cellphone, kailangan kung ano-ano. Yung sa akin kasi hindi ko iniisip yun. Yung mga nanggagaling sa akin na ibinibigay ko sa kanya, sa partner ko is palit lang yon doon sa pagmamahal na binibigay niya sa akin. Kung naman, ang masasabi ko naman doon sa mga nag-iisip na ang pag nagjowa ka ng LGBTQ is kailangan magkapera tayo dyan. Kailangan ganito, ganyan. Mali po kayo. Subukan niyo po muna magmahal ng LGBTQ+ para malaman niyo kung ano yung totoo. Okay. So, JR, bago natin tapusin itong Father's Day special, baka meron kang gustong sabihin sa iyong partner at sa iyong anak. Unang-una, kay Andre, magpaka-putig ang bata at unang-una is lagi kang manalangin sa taas. Lagi lang siya nandyan. Wala tayong pinipiling reliyon dahil sa mundong ibabaw, isa lang ang ating pupuntahan. Doon naman sa partner ko, kay Mamshi, Tiffany, I love you, mahal na mahal kita at always happy at huwag masyadong high blood. Narinig mo, huwag ka daw high blood, ha? Anyways, maraming salamat, JR. Happy Father's Day. And sa lahat ng tatay, especially to my dad, I love you so much. I miss you. And happy Father's Day. To all the dads, may you have a wonderful day, beautiful and wonderful kids. Tapos, always remember that you and will be forever loved by your kids and your family. And of course, we would like to thank the following sponsors na buong pusong nagbigay ng regalo para sa ating special tatay for this episode. GQ Barbershop, Spider Helmets, Evo Shine, and of course, Astrid Studios for this wonderful venue we have right here. Maraming salamat. Ako nga pala ulit si Boss Carl. At laging tatandaan, mas magandang updated sa mga gantong bagay kaysa makipagmarites sa kapitbahay. I'm out. Happy Father's Day, Boss! Wala pa? Hindi pa, tatay?